Praise God. Hallelujah. Pwede bang palakpakan natin ng Lord? Hallelujah. Lord, we thank you so much for this wonderful day that you have given us. We thank you for your presence. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Ang kabutihan mong hindi nagmamaliw. Ang katapatan mong laging naririyan kailanman hindi nagbago. Lord, today, as we study your word, dalangin ko, Lord, na buksan mo ang aming puso't isipan. Tanggapin namin lahat ng pagpapala, lahat ng salita mong aming pag-aaralan sa umagang ito. And in this place, Lord, we declare, Lord, that your name alone will be exalted and lifted up. Excited kami, Lord, tumanggap sa oras na to, sa umagang ito, ng pagpapalang nang gagaling sa iyo. We love you, Lord, we praise you, and we adore you in Jesus' name. Amen. Praise God. Hallelujah. Let us all declare ang sinasabi ng Lord sa Luke chapter 4 verses 18 up to 19. 1, 2, 3, go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus. He is the anointed one. Amen. Palakpakan natin ang Lord. And let us also declare ang ating culture, sabay-sabay, I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ and I am not extreme. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, iyan ang ating kultura. Praise God. Palakpan natin ang Lord. Amen? I am so excited muli na makasama po kayo. Si Rev Zahid po, kasama po ang aking family, dumating po kami last Thursday. And this is in preparation as well sa ating upcoming concert. Sino dito ang may ticket na? Taas nga ang kamay. Yun. Actually, it's not just a concert, it is a worship night. Okay, pag sinabing worship night, hindi ho tayo manunood. Okay, tayo ay magpupuri sa Panginoon. Amen. Sino excited sa gagawin ng Lord sa August 16? Praise God. So ate pong minamahal na bishop, siya po, sila po ngayon ni Reverend Lynn ay nasa Canada for a series of anniversaries and conferences, and they will be back here this week. So talagang isama natin sa prayer si Bishop at si Rev Lynn na sila'y mightily pang gamitin ng Lord sa lugar ng Canada. Amen. Palakpakan natin ng Lord. This month is the month that we called August. Sabi natin August. Sa Tagalog ng August, ano yun? Agosto. Sino dito naniniwala na may pag-agos sa buwan na ito? Sabi mo sa katabi mo, may aagos na pagpapala at biyaya sa iyo sa buwang ito. Amen? Kaya naman, ang ating magiging series for this month is all about spiritual growth. Sabi natin growth o tinatawag nating paglago. Sino dito ang gusto niyang nag-grow siya at lumalago siya? Okay. Ang topic natin for today ay pinamagatan po nating you are created to grow. Sa Tagalog, nilikha ka para lumago. Amen. Basahin po natin ang ating text for today, 2 Peter chapter 3 verses 17 up to 18. Therefore, dear friends, since you have been forewarned, be on your guard so that you may not be carried away by the error of the lawless and fall from your secure position, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory, both now and forever. Amen and amen. Dito po sa ating text, mapapansin nyo na na-highlight dito ni Peter ang katagang
grow in the grace and knowledge. Sabi mo sa katabi mo, grow in the grace and knowledge. Amen? Sa book ng Genesis, mga magulang ko mga kapatid, noong creation pa lamang, God created every seed-bearing plant. Nilikha ho ng Diyos ang lahat ng uri ng halaman na namumunga at itong bungang to ay may tinatawag na binhi. In Genesis chapter 1 verse 11, then God said, let the land produce vegetation, seed-bearing plants and trees on the land that bear fruit with seed in it according to their various kinds, and it was so. So nung una pa lamang, God created trees as full grown. Okay? Kaya ito ay mayroong tinatawag na bunga. Okay? Hindi po kasi nilikha ng Diyos ang mundo na kalbo. Bakit iba yung tingin niyo sa akin? Okay, hindi nilikha ng Diyos ang mundo na kalbo na nakatanim lahat ng binhi. At sinabi niya kay Adan, o Adan, abangan mo na lang yan tumubo. Yan yung puno ng mangga, ito yung puno ng durian, yun ang puang coconut tree, itong puno ng kung ano-anong klaseng ano. Hindi ho, nilikha ng Diyos ang mga halaman in a tinatawag nating full-grown status. Okay? He created trees with fruit and seed in it. Bakit? Para ipakita ng isang puno na nasa tamang laki or taon ay may kakayahang mamunga. Sabi natin, tamang laki. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, ikaw gay tamang laki o tamang kain. Ayan. Bakit ibinigay ng Diyos sa tao ang seed? Okay? Sa tingin nyo, bakit? Bakit nagbigay ang Lord sa tao ng binhi? Para itanim. Tama po yun. But the main reason why God has given seed to man ay para maunawaan ng tao ang tinatawag na growth or paglago. Si Adam po, siya po ay nilikha ng Diyos na full-grown man. Hindi po nilikha ng Diyos, Adan, ikaw muna ay ano ha? 1 year old muna ikaw. Hanggang ikay lumaki, hindi. Nilikha ng Diyos si Adan na ito ay full-grown. Kaya nga nagkameron ng instruction kay Adan. Okay? So hindi siya sanggol nung nilikha. Bakit? Because he cannot see growth to himself kahit si Eva dahil sila pong unang mga tao. Magkakaintindihan tayo? In Genesis chapter 1 verse 20 to 29, sinabi ng Panginoon, God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground. Then God said, I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth and every tree that has fruit with seed in it, they will be yours for food. Dito po sa binasa natin, napakahalaga, okay, sa Diyos na maunawaan ng tao ang tinatawag na growth. Sabi natin, growth. Okay? Mahalagang maunawaan yan. Alam niyo, nakakalungkot. Alam niyo kung ano yun? Na marami sa panahon ngayon talaga ang excited umani, mag-harvest, kahit hindi siya yung nagtanim. Okay? Marami ding excited sa bunga. Maraming excited sa gantimpala. Pero iilan lang ang maririnig mong excited siyang tuwirin siya ng Lord? Siya ay i-prune or gupitan ng Panginoon? Or maghintay, waiting? Reb, ayoko kasi nang pinaghihintay ako. Pansin niyo sa mga tao ngayon, mainipin. Diga. Lalo pag gutom. Inaaway yung sa restaurant pag na-delay yung order. Kasi ayaw ng tao sa panahon ngayon, ang sila'y naghihintay. Alam nyo, madalas ang pinag-aawayan ng tao, oras. O
Diga, meron dito, kababatiin nyo lang pagpasok dito. Bakit? Ang tagal ng asawa nyo bago kayo makaalis ng bahay. O, ngayon lang kayo nagkabate. Diba, pag pinag-usapan ng oras, ayaw ng tao lagi ang tinatawag na waiting. Ayaw din, may maririnig ba kayo na nagpo-focus sa gusto ko'y durugin ng Panginoon, ako'y turuan ng turuan. You know, may pangilan-ngilan. Madalas, maririnig natin, aani ako. Doon lagi nakafocus. Now, always remember this. Bakit ko ito sinasabi? Because the best fruit comes from right growth or tamang paglaki. Mahirap po, iba ho ang lasa ng minadali. Sino ho dito nagtatanim ng mangga? Di ba may tinatawag na kalburo? Para saan yung kalburo? Para mabilis yung paghinog. Pero alam niyo ba, mas masarap ang mangga na natural na nahinog. Amen? Mas mainam at healthy para sa'yo. So, ibig sabihin, the best fruit comes from the right growth. Okay? Alam niyo, sa business industry, may dalawang kumpanya na kilalang kilala, pero nag-fail sila. Ito yung unang kumpanya. Alam niyo kung ano yan? Kodak. Diba? Nung sa aming mga millennials, naabutan po namin ang tinatawag na manual at yung digital. Okay? So, naabutan ng mga millennials yung bumibili pa ng film ang aming mga tatay at bilang na bilang ang picture. Pag mamamasyal kayo, isa, titiperin muna natin to. Kasi susunod, may pag-picture, may number ho sa taas ng camera, bumababa hanggang mag-zero. Tama? Pero ngayon, ay kahit ilan ng picture ang gusto mo, kahit may burst shot pa na tinatawag. Ngayon, what happened to Kodak? Kodak is a technology company that they dominated the photographic film market during the most of the 20th century. Namayagpag po talaga ang Kodak. Pero alam niyo nangyari? Hindi sila nag-open at nag-invest ng time mag-grow in terms sa digital revolution. Kaya napag-iwanan ang Kodak na mayagpag ngayon sa panahon natin ang Canon, ang Nikon, ang Sony at napakarami pang brand ng cameras na nag-play part na sa digital revolution. Okay? So, alam nyo nangyari noong 2012, nag-file ang Kodak ng bankruptcy. Nalugi ang Kodak. Ano pa, isang kumpanya, isa dito ay alam nyo to. Ano yan? O, di ba? Lahat dito, na-enjoy niya yung Nokia niya. 5110, 3210, 3310, at kung ano-ano pang number. Pero alam nyo ano nangyari sa Nokia? Masyado sila naging kampante na ang brand nila ay hindi malulugi. Pero alam nyo, nung lumabas ang first iPhone, at ang Android phone ay nagsimula ng mamayagpag, nalugi din po ang Nokia to the most, masasabi ko, hanggang dumating sa point na almost magsarado na sila. So ngayon, ano makikita nyo sa Nokia? Dahan-dahan silang bumabalik and yet, hindi pa rin masyadong tinatangkilik ng mga tao. Alam nyo, ang both na nangyari sa kumpanyang ito, they have what we call secured position. Sabi natin, secured position. During their times, may secured position na tinatawag sila. Yung position, alam nilang kikita sila kung ano ang mangyari, alam nilang kumpanya nila ang number one choice ng mga tao. Pero they fail to embrace change and growth. So ano nangyari ngayon? Hindi na sila ganun kakilala. Lumipas na yung kanilang season, yung oras nila. In 2 Peter chapter 3 verse 7 up to 18, ito po yung text natin. Nabanggit dyan yung katagang, we have been forewarned. Be on your guard so that you may not be carried away by the error of lawless and fall from your secure position. Sinabi dyan, we have been forewarned, binalaan tayo. And if you're going to read the whole chapter of 2 Peter chapter 3, it talks about Christ's second coming. Yung pagbabalik ng Panginoon. Amen? At ang instruction dyan is very clear. Ano yon?
lahat tayo ay kailangang lumago. Sabi mo sa katabi mo, lumago ka. Okay. Alam niyo ba, ang growing, it involves four parts. Ang una dyan is tinatawag nating planting, yung pagtatanim. Okay? O yung tinatawag natin bilang mga Kristiyano, yung panahon kung saan tinawag ka at itinanim ka ng Panginoon. Okay? Sunod dyan yung nourishing. Okay? Involved dyan ang araw, ang tubig, pataba or fertilizer, or sa ating mga Kristiyano, pagtanggap ng mga pangako. Sino dito tumanggap ng pangako mula sa Diyos? Ibig sabihin, napagdaanan mo itong stage na to. Pangatlo, pruning or cutting. Okay? Dito, yung mga damo, yung unwanted leaves, or yung mga sanga na hindi maayos, pinuputol. Or sa ating mga Kristiyano, pagtutuwid. And ang pinakahuli, fruit bearing. Okay, dun pa lang. O tinatawag nating pag-ani, o sa ating mga Kristiyano, ay pamumunga. Amen? Ano paborito nyo doon sa apat? Kayo naman, sinabi ko lang naman na mahilig. Siyempre, pamumunga pinaka-target natin. Amen? Lahat ng bahagi ng paglago, ang common dyan is magmumula sa word or yung tinatawag nating salita ng Diyos. Without the word, you will never grow. Without the word, hindi ka tatawagin. Walang pagtawag. Without the word, walang mga pangako. Without the word of God, walang pagtutuwid. And without the word, wala kang direction. Hindi ka makakapunta sa season na mamumunga ka. Nakakaintindihan tayo? In Romans chapter 10 verse 17, consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. So malinaw, kapag walang growth, okay, ang tao, ibig sabihin, walang word. Amen? Ibig sabihin, walang growth pag walang devotion. Alam nyo naman yun eh, basic lang yan, Reb Sayin. Pero alam nyo itong tanong, ang taong tunay na lumalago, nakikita mong nagbabago. Okay? Ang taong lumalago, may nababago sa kanyang pag-ugali, sa kanyang pamumuhay, nababago yan kasi talagang may salita ng Lord. Amen? Pag-usapan natin ang planting, mabilis lang. Katulad ng isang bini, kapag ito itinanim, hindi pa ito nasisikatan ng araw. May nakita ka kayong bini na pag tinanim, eh, kita niya na agad yung araw. Usually, lahat ng binhi ibinabaon saan? Sa lupa. Okay? Dahil doon ho siya magsisimulang umangat, lumago. Okay? So, lahat ng itinanim na binhi, kung ikaw yung binhi, wala kang nakikita. Tama? Okay? At ang bawat binhi, may buhay yan. Okay? Kaya alam ng binhi na kapag siya itinanim, siya ho'y nakabaon at nakatanim. Okay? Katulad natin ng una, lahat tayo ay nasa dilim. Okay? Pero alam nyo, dumating yung time na may ginamit ang Lord para tawagin ka. Okay? Para mapunta ka ngayon sa sitwasyong meron ka. May ginamit ang Lord. So mula dun sa kay madilim, alam nyo, may lesson dyan. Sino nakilala kay Saul? Na naging Paul. Alam nyo, sabi ng Lord, itong si Saul, pwede ko itong gamitin. Kasi si Saul, number one persecutor ng mga Christian. Lagi siyang against sa katuruan ng ating Panginoon Jesucristo. Pero alam nyo, sabi ni Jesus, nakita niya, sabi ng Lord, may potential to. Ano nangyari? Naflashan ng matinding ilaw yung mata. Nabulag siya ng tatlong araw. Alam nyo, kapag ang tao pala walang makita, iba ang level ng pandinig niya. Anong tinuturo ng Lord kay Paul, kay Saul that time, bago siya naging Paul, is kung paano makinig. Kaya ang tao na nag-grow talaga, maalam at marunong talagang makinig yan. Tinan mo yung mukha ng katabi mo, sabi mo sa kanya, marunong dapat makinig. Kaya bawat itinatanim, alam nyo, pansin nyo dito sa church natin, alam natin yung kapangyarihan ng pagtatanim.
Amen. Hindi ka basta nagtatanim. Madalas may deklarasyon ka sa bawat itinatanim mo. Kasi naniniwala ka na ang binhi nakikinig. Lahat ng ibinabaw na tinatanim mo, nakikinig yan. Kaya ikaw, nung time na itinanim ka ng Lord, naniniwala ang Lord na gagamitin ka niya para sa kanyang kaluwalhatian. Sabi mo sa katabi mo, naniniwala ang Lord na kaya mo. Kaya nung tinanim ka ng Lord, nag-declare din ng Lord sa'yo, itong anak kong ito, pagyayamanin ko. Itong anak kong ito, gagamitin ko. Itong anak kong masasaksihan ng napakaraming tao na ako ang Diyos na tunay kumikilos sa buhay, gumagawa ng himala. Amen? Now, punta tayo sa second part, yung nourishing. Ito naman, kung saan ang binhing nakabaon, tinutubigan, nilalagyan ng pataba hanggang sa ito'y sumuloy, lumabas. Okay? At lumabas sa ibabaw ng lupa at magsimulang lumago. Alam nyo, isa sa pinaka-important ingredients ng isang halaman is yung tinatawag nating pataba. Tingnan mo yung mukha ng katabi mo. O, tingnan mo lang, wala ko sinabing sabihin mo yan kung mataba or hindi. Sinasabi ko lang, tingnan mo lang para magising siya. Okay, pinakamahalaga yung tinatawag nating pataba. Okay, alam niyo po ba sa Qatar, ang pataba po doon, sobrang baho. Okay, hindi ko sinasabi yung matataba ay iba yung amoy, ha? So, sinasabi ko sa Qatar, yung mga pataba ho doon, iba ho talagang amoy. Hindi ho talaga kaaya-aya. Alam niyo kung bakit? Ang pataba po doon sa lugar namin, dahil yun po ay disyerto, kailangan ng matinding ingredients ang lupa para ito'y lumambot at maging karapat dapat na tamnan. Ang bawat pataba po doon ay galing sa dumi at ihi ng hayop. Kaya minsan naglalakad kami sa kalsada, may mga bagong tanim na halaman, pagsabaho talaga. Okay? Pero alam niyo, ganong kabaho yung pataba, pero ang halaman, kaya niya kahit 47 degrees ang init. Alam niyo, ang temperature ngayon sa Qatar, nagsisinkwenta. Ganon yung kainit doon. Pero ang halaman, kaya niya yung ganong klase ng init. Bakit? Dahil maganda ang pataba. Mabaho nga lang. Bakit ko ito sinishare? Lahat tayo ay may meron tinatawag na mabahong nakaraan. Sino dito may masasabi niya, bukod sa pangit na nakaraan, mabahong nakaraan, yung parang maamoy mo lang yung nakaraan mo, ayaw mo na, nasusuka ka na. Kasi binago ka na ng Lord. Lahat tayo ay dumating sa point na meron tayong mabahong nakaraan. Pero alam niyo kung bakit hinayaan ng Lord yon? Ginamit ng Lord yon para tayo ay matuto at lumago. And this is the time we start to grow deeper in God's Word. Katulad ng halaman na nakatanggap ng pataba, mas lumalalim ang kanyang ugat at mas nagiging matatag siya. Kaya kung nakaranas ka ng matinding bahagi ng buhay mo, you are in the darkest part of your life, yung ayaw mong nakaraan, ginamit lang yun ng Lord para patunayan sa'yo na kaya niyang magbago from nothing to something. Mula sa wala, kaya niyang magkameron. Mula sa papatapon, lalagyan niya ng value. Ginagamit ng Lord lahat ng nakaraan mo para patunayan niya na ang future mo kasama siya ay maganda at mainam para sa'yo. Amen. Palakpan natin ng Lord. Hallelujah. Kaya alam nyo, may pangako na kahit gaano man kadilim o kabaho ang iyong pinanggalingan, may pag-asa at may pangako ang Diyos para sa atin. Kaya yung tinatawag nating nourishing, tumatanggap na ng pangako. Nung ikaw ay tinanim, tinawag ka. Nung ikaw ay nag-start ng nourishing, tumanggap ka na ng pangako. Kaya naunawaan mo, ito palang buhay ko, hindi pala papatapon. Espesyal ako at binili ako sa malamatinding halaga. Ano yun? Ang buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Punta tayo sa next, pruning. Ito namang pruning, katulad ng isang halaman,
na kailangan ayusin kapag may sanga na hindi maayos or naputol or kailangan putulin kasi yung may sanga minsan na nabubulok, na peste. Kaya kailangan putulin. Pag hindi naputol, pwedeng makawaan yung buong puno. Sa mga nagbobonsay dito, ginugupitan para ito'y mas lalong gumanda. At doon naman sa mga nagtatanim ng mga sa palayan or any types of crops, especially sa mga gulay, tinatanggal yung mga damo. Bakit? Eh, kaagaw yun sa nutrients. So may cutting, may pruning na nangyayari. So dito pumapasok sa pruning part, yung pagtutuwid o pagtuturo ng Diyos sa atin. Now, bakit ko sinasabi to? Sa bawat pagtutuwid, listen carefully, ito'y paghahanda ng Diyos sa susunod na bahagi ng paglago. Ano yon? Ang pamumunga. Okay? Kaya ka tinuturuan, binabasag, pinapalo, kasi malapit ka ng tumanggap. Si Joseph, sige, balakpan natin ng Lord. Si Joseph, the dreamer, paborito siyang anak ni Jacob. Tama? Pero alam niyo, nung nakatanggap siya ng vision, sinerya niya sa mga kapatid niya, ano nangyari? Hindi na gusto ng mga kapatid. Ibinenta siya into slavery. Napunta siya kay Potiphar. Ano nangyari? Napagbintangan, na pinagnanasaan, at may masama siyang balak sa asawa ni Potiphar. Ano nangyari? Nakulong siya. At nung siya'y nakulong, ano nangyari? Naghintay siya ng 2 years hanggang napunta siya sa promotion na inihanda ng Lord sa kanya. Anong gusto kong bigyan ng din dito? Okay? Naghintay, tinuruan ng Lord si Joseph. Hindi dahil may pagkakamali. Tinuruan siya hindi dahil may pagkakamali, kundi dahil may tatanggaping malaki. Madalas, sige, palakpan natin ang Lord. Madalas ang pagtuturo ng Lord, syempre gusto niya magkameron tayo ng matuwid na pamumuhay, madalas paghahanda ang ginagawa ng Panginoon. Kasi ang Lord, napakaraming bagay na inihandang mainam para sa iyo. Inihahanda ka lang niya na handa ka ng tumanggap. Hindi mamumunga ang puno ng ganito kaliit lang. Kailangan niyang lumago sa tama para siya'y mamunga ng mainam. Paano ka mamumunga ng marami kung hindi ka lumalago? Hello? Kaya alam niyo, kasarap pong mamitas ng munga pag yung puno'y pagkalaki-laki. Bakit? Eh kahit ilang barangay, kayang pakainin ng putas niya eh. Pero kapag ang isang puno, kaliit, nako, bilang na bilang yung bunga. Ay, huwag mo munang pipitasin. Eh kakaunti na lang, lilima lang ang bunga. Hindi ganon, hindi tayo dinisign ng Lord doon. Ang proof ng isang anak ng Diyos ay lumalago is, bukod sa namumunga ay kapag may nababago, nababago ang ugali, nababago ang kilos, nababago ang buhay, tumitindi ang pananampalataya at nababago ang pag-iisip. Ang isang Kristiyano, sinasabi niyang mahal ko ang Panginoon. Ako na may lagi nagde-devotion, pero hindi nagbabago ang ugali. Peke ho yun. Ang tunay na Kristiyano na lumalago, makikita mo sa buhay niyang nagbabago. Yung dating mainitin ang ulo, ngayon napakabait sa'yo. Yung dating kuripot, ngayon galante na sa'yo. Yung dating matampuhin, ngayon napakamaunawain. Kita ko yung mag-asawa, pakinggan mo yan, pakinggan mo. Yung dating mahilig magtanim ng galit, ngayon nagtatanim ng pagmamahal. Nababago ang buhay. Dahil yun ang growth, ang binhi, hindi ho magiitsurang puno yan. Makikita nyo na may pagbabago mula sa binhi, naging puno. Matindi at malaki ang diferensya. Hello? And sunod, fruit bearing, ito yung pamumunga. Ang pamumunga ng puno ay ang patunay na siya'y isang ganap na puno na. Kung tayo ho'y mga puno dito, ang magpapaganap lang na tayo'y puno na is kapag tayo bilang mga puno ay namunga na. Doon mo lang masasabi na talagang puno ako.
dahil ako ay namumunga. Ang pangako ng Lord sa mga disciple niya, okay, na nagtitiwala sa kanya at namumunga is this, Jeremiah chapter 17 verse 8. Sinabi doon, they will be like a tree planted by the water that sends out its root by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. Sino may gusto noon? Amen? Ibig sabihin, ang lahat pala nang namumunga, itinatanim at inilalapit ng Lord sa stream, sa daluyan, sa maraming pabor, sa hindi kailanman maiigahan. Kaya hindi ka mag-worry anuman ang season ng buhay mo dahil ikay namumunga at ikay patuloy na lumalago, hindi ka kailanman pagkukulangin ng Panginoon. Mamumunga ka ng mamumunga at ang mga tao mapapagpala dahil sa buhay mo. Amen? Kaya sinabi ng John 15 verse 8, this is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Kung yung puno na sinasabi ko kanina is ganap na puno na siya kapag siya'y namunga, ikaw ay ganap na disipulo ng Diyos kapag ikaw ay namunga na. Nagkakaintindihan tayo? Alam nyo, yan ang huling habili ng Panginoon. To go and make disciples. Amen? Nalulugod, ganagin mabuti, nalulugod ang may-ari ng puno or masayang may-ari ng puno kapag ang puno na inilagaan at itinanim niya ay namumunga na. Tama, mali. Diba, pag may ikaw tinanim na puno, at lumagot na munga, tuwang-tuwa ka. Bakit? Eh, yung punong tinanim mo kalit-lit lang dati, ngayon namumunga na. Sino dito may tanim siyang puno, tas ngayon namumunga na? Iba ang pakiramdam kung ikaw yung may-ari at ikaw yung nagtanim. Ganun din ang Diyos. Hello? Sabihin nga natin, I will grow. Ako ay lalago. At ako'y mamumunga. In Colossians chapter 1 verse 10, sinabi po doon, so that you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way. Ang gusto ng Lord, lalago ka dahil gagamitin ka niya and that pleases Him. Bearing fruit in every good work. Growing in the knowledge of God. Alam niyo ang tindi nito eh. Sinabi dyan, bearing fruit in every good work. Alam niyo, pag sinabi ng Lord na gagamitin ka niya sa good work, matindi ang tinatawag na provision niya sa buhay mo. Dahil mahirap gumawa ng kabutihan kung wala kang ibabahagi. Tama, mali? Kapag meron kang ibabahagi, napakadaling tumulong. Napakadaling maging pagpapala. Kaya kapag ikaw ay lumago, guaranteed, mga magulang kong mga kapatid, magpo-provide ang Lord so that you will bear fruit in every good work. Amen? Palakpan natin ng Lord. So anong tawag ng Lord sa mga taong lumalago at namumuhay na ayon sa kanyang kalooban? Anong tawag sa atin? Anong maganda at guwapo? Automatic na maganda at guwapo tayo. Ang tawag sa atin, righteous or matutuwid. Sabi mo sa katabi mo, righteous ka. Ayan. Okay? Sa Biblia, may pangako ang Diyos para sa mga righteous. At ito, gusto kong tanggapin nating lahat. Sinabi dyan, the righteous will flourish like a palm tree. They will grow like a cedar of Lebanon, planted in the house of the Lord. They will flourish in the courts of God. Alam nyo, sinasabing righteous dyan, tayo yun. The righteous are those who are planted in the house of the Lord. Alam nyo, nabanggit dyan, you will flourish like a palm tree. Yung una ko itong nabasa, sabi ko, Lord, bakit hinihalin tulad mo kami, katulad sa isang palm tree? Makinig kayo mabuti. Alam nyo ba, for at least 5,000 years, ang palm tree po, okay, kinukultivate ng tao as source of food.
Okay, 5,000, mula 5,000 yung sagupa, ang palm tree na ay source ng food. Anong ibig sabihin na to? Kung sinabing tayo ay palm tree, ang mga righteous ay palm tree, ibig sabihin, magiging source ka ng blessing. Hello? You will be a blessing to many. Kapag ikay nagiging pagpapala, God will make sure that your storehouse will be filled. Amen? Pangako ng Lord yan sa lahat ng lumalago. In 2 Corinthians chapter 9, verse 8, sinabi doon, and God is able to bless you abundantly so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Nabanggit na naman yung salitang good work. Kasi alam nyo, kaya ka tinawag ng Lord para lumago dahil gusto kanyang magamit sa paggawa ng kabutihan. Hello? Nandiyan pa ba kayo? Ang palm tree, ang wood ng palm tree, it is used to make tools, to make homes, bahay, to provide shade from the searing heat of the desert. Ano ibig sabihin nito? Kaya ikay tinawag na palm tree because God will use you mightily. Ang mga ginagamit ng Diyos, gumagawa yan sa ubasan, hindi yan nagre-reklamo. Ang alam niyo mga in love sa Lord, hindi napapagod. Ang mga in love sa Lord, yung mightily ginagamit ng Lord, gumagwapo yan. Gumaganda yan. Amen? Sino naniniwala doon? Alam nyo, pag ikaw ay may anointed group na, mapapansin mo, bumabata ka. Pinapabata ka ng Panginoon. Alam nyo kung bakit? Eh, papahabain niyang buhay mo eh. Ginagamit ka niya mightily. Amen? Alam nyo, bless na bless ako kay Pastor Pao. Tuwan-tuwa ako sa AP. Ang tindi na ginagawa ng Lord sa AP. Pero kita nyo, dati si Pastor Pao, eh, ngayon mas guwapo lalo eh. Pinapabata ng Panginoon. Sino gusto bumata pa? Magpagamit ka sa Lord, pababatain ka niya at papahabain niya buhay mo. Amen? Tingnan mo yung mukha ng katabi mo, sabi mo sa kanya, babata ka. Basta magpagamit ka sa Lord. Okay, makinig kayo. Meron pa, hindi pa tapos. Palm tree are record breakers. Nung nalaman ko to, grabe to. They're record breakers. Alam niyo kung bakit? Ang palm tree po, okay, lalo yung tinatawag the Coco de Mer. Palm tree, ito po ang may pinakamalaking seed sa buong halaman. Sa lahat ng halaman sa buong mundo, palm tree po ang may pinakamalaking seed. Grabe, no? Nung sinulat to, sa Bible, na we are like palm tree, alam na ng Lord, okay? Alam na ni David that time na ang palm tree, okay, ay may pinakamalaking binhi. So, anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, record breaker ka din. Wow. Sabi mo sa katabi mo, record breaker ka. Saan tayo record breaker? In terms ng ating service sa Panginoon, record breaker ang seed mo, record breaker ang effort mo. Hindi basta-basta. Kaya ikay isang katulad ng palm tree, ibig sabihin, you will break all the records. Kung mightily nang ginamit ng Lord ang mga una niyang disciple, I will tell you this, mas matindi ang paggamit na gagawin ng Lord sa'yo. Amen? Hallelujah! Palakpan natin ang Lord. Sumunod dyan, inihalin tulad din tayo sa Cedar of Lebanon. Okay? Sabi ko, Lord, bakit naman Cedar of Lebanon? Okay? Alam nyo kung bakit? Una, it is resilient. Ang Cedar of Lebanon ay resilient against diseases and parasites. If you're going to study the tree of Cedar of Lebanon, wala pong parasite doon. Walang sakit na dumadapo sa punong yon.
Yung punong yon ay very natural. Anong ibig sabihin nito? You are protected. Walang makakapigil sa growth mo at sa increase na gagawin ng Lord sa buhay mo. Walang sakit. Walang sakit ng kahirapan ang pwedeng dumapo sa'yo. Kasi ganun po ang Cedar of Lebanon. Isaiah 54 verse 17, no weapon formed against you shall prevail, and you will refute every tongue that accuses you. This is the heritage of the servants of the Lord, and this is their vindication from me, declares the Lord. Hallelujah. At alam niyo ba ang Cedar of Lebanon? Ang shape po ng Cedar of Lebanon, it adapts to its environment. Ang Cedar of Lebanon, kapag ang katabi niya ay mga kawayan, ang itsura niya ay kawayan din, tuwid. Pag ang katabi niya ay mga puno ng mangga, ang Cedar of Lebanon, magiging itsura ang puno ng mangga din. Nag-a-adapt po siya sa kanyang environment. Ano gusto kong bigyanan din dito? Kaya inihalintulad tayo sa Cedar of Lebanon, ibig sabihin, you are spiritually sensitive to the things around you. Hello? And you know exactly what is need to be done and what you need to pray for. Ano gusto kong bigyan ng diin? Iba ang sensitivity mo when it comes to spirituality. Dahil ikaw ay lumago na, mas sensitive ka ngayon sa pinagagawa ng Lord. Alam nyo ba, may tinatawag kaming anointing to see the need. Ibig sabihin, anointed ka, pinili ka ng Lord na makita mo yung pangangailangan sa isang tao o sa anointed group na inaalagaan mo. At kapag ikaw ay nakakaranas na noon, nakikita mo na yung need, ibig sabihin, nag-grow ka talaga. Bakit sensitive ka eh? Hindi na yung kailangan lapitan ka, pwede mo ba akong ipag-pray? Ikaw ay lalapit. Ay, kapatid, kailangan mo ng prayer. Pag may nangangailangan ng tulong, hindi na sasabihin siya, pingin naman ng tulong. Automatic nang ikaw ang nagkukusa dahil nakikita mo at nararamdaman mo, in-impress sa'yo ng Lord, na kailangan ng kapatid mo ng tulong. Gusto kong bigyan din dito. Kaya katulad ng Cedar of Lebanon, you adapt to your environment. Sunod, it doesn't, itong Cedar of Lebanon pa rin tayo, it doesn't flower before the age of 30. Sabi ko, 30 pala. Yung Cedar of Lebanon, di ba, after ng bulaklak, pamumulaklak, anong sunod? Pamumunga. Di ba, pag ang isang puno na bulaklak na, sunod yan, mamumunga na. Ang Cedar of Lebanon, it doesn't flower until the age of 30. Ibig sabihin, ang kaya tayo inilintulad sa Cedar of Lebanon, tayo pala ay marunong maghintay. Sabi mo sa katabi mo, ang taong malalago, marunong maghintay. In short, bawal ang mainipin. Amen? Matutong maghintay dahil nagtitiwala ka na ang timing ng Lord ay perfect para sa'yo. Ang Lord hindi siya nade-delay. Ang Lord laging on time at alam ng Lord kung kailan niya ibubuhos yung para sa'yo. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, Lord, ang bagal-bagal mo naman. Lord, ang tagal-tagal ko na naghihintay. Isa lang ang ibig sabihin nun, hindi ka pa handa at may tinuturo at pinalalago ka pa ng Lord para pag dumating ka na sa time na talagang malagong-malago ka na, ibibigay na niya yung dapat para sa'yo. Kaya sabihin mo sa tabi mo, huwag kang maiinip. Inihahanda na ng Lord. Kaya alam nyo, Exodus 14 verse 14, sinabi doon, the Lord will fight for you. You need only to be still. Ipaglalaban ka ng Panginoon, matuto ka lang maghintay. Amen? Kaya sa mga single dito, huwag ka mag-alala, ipinaglalaban ng Lord yung dato mo. Pinaglalaban niya na yan. Nagpe-pray ka ng pogi, kristyano, mayaman, eh, medyo nagkakaedad ka na, Lord, kristyan na lang. Sabi ng Lord, anak, relax ka lang, inihahanda ko na yung para sa'yo.
Sabi mo naman, thank you, Lord. Sabi ng Lord, nasa children's ministry pa siya ngayon. Hindi, biro lang. Biro lang. Sino dito naniniwala na kapag siya'y naghihintay sa Lord, may inihanda ang Lord sa kanya? Amen? Ipinaglalaban ng Lord yan. Ipaglalaban ng Lord ang promotion mo. Kapit lang. Alam nyo, alam naman ng Lord ang dinidesire ng puso natin eh. Ang gusto na lang ng Lord, matuto tayo habang naghihintay. Hello? Ipaglalaban ng Lord ang future natin. Kailangan mo lang i-endure kung ano man ang pinagdadaanan mo. Next, ang Cedar of Lebanon, its shade is snake-free. Wow! Alam nyo ba, bakit ang mga soldiers noong unang panahon ay nag-i-stay sa ilalim ng Cedar of Lebanon? Kasi wala pong ahas doon. Kahit madamo na po ang Cedar of Lebanon, yung kapaligid nito, walang ahas na pumupunta sa Cedar of Lebanon. The sawdust of the Cedar of Lebanon contains substances that naturally repel snakes, making the area around its trunk a safe napping haven. Alam nyo, grabe to. Sabi natin, grabe. Kanina, pagpapala ka na. This time, people around you will feel that they are safe. Anong ibig sabihin ko doon? Kaya hinalintulad ka ng Lord sa Cedar of Lebanon, saan ka man pumunta, lahat ng tao sa kapaligiran mo, they will enjoy your presence. Alam nyo, may mga taong kinaiinisan, pag pumupunta sa isang lugar, nandyan na naman siya. Ayoko talaga dyan. Pero may mga tao na kapag dumating sa isang lugar, nakaka-bless siya. Nagagalak ako talaga pag nandyan siya. Iba ang atmosphere. Bumabait tayo lahat dito. Alam niyo si Bishop, pumunta siya sa Pangasinan. Nakita niyo yung makaklase niya dati. Nagiinuman. Alam niyo ginawa ni Bishop, bigla niyang pinuntahan, kumustahin niya, natigil ang inuman, nahiya, unti-unting tinatago na. Maya-maya nakikinig na lang sa kanya, tumanggap sa Lord. Ano ibig sabihin doon? Matindi yung anointing mo. Kasi bawat tapakan ng iyong mga paa, yung atmosphere sa lugar na yon naiiba. Amen? Alam niyo, bibigyan ko kayo na example. Sino dito, kapag pumapasok ka sa store ng mall, wala masyadong tao, paglabas mo, puno na ng tao. Alam niyo si Bishop, nakwento niya sa akin to, at doon ko lang din na nga napansin na every time ng mga anak ng Diyos, lalo yung mga nag-grow at may tiling ginagamit ng Lord, pag pumasok sa isang lugar na walang customer, sabi ni Bishop, anak, tayo lang pumasok, no? Opo, antay ka lang. Nagulat kami, puno na yung store bago kami lumabas. Dumami yung customer, nagbibilian lahat. Anong ibig sabihin doon? Ito yung literal na saan ka man tumapak, pagpapalain ng Lord ang lugar na yon. Alam niyo, sabi ko kay Pastora Rain, subukan nga natin ito sinasabi ni Bishop. Napansin ko lang ito, baka dahil kasama ko si Bishop. Kaya ganun. Alam niyo, pagpunta ko sa mga tindahan sa Qatar, pagpasok namin sa isang lugar, walang masyadong nakain. Alam niyo, bago kami lumabas, puno lahat ng lamesa. Ang daming kumakain. Literal na kahit saan ka pumunta, yung lugar na yun, bukod sa mapapagpala na, hinahabol ka din ng pagpapala. Sabi mo sa katabi mo, ako yun. Sino nakaranas nun? Ngayon, pansinin nyo ha. Pag pumapasok kayo sa isang lugar, magugulat kayo. Yung lugar na yon pinagpapala. Literal yung kultura natin that we are a blessing. Kaya alam nyo, sa lahat ng mga business owner dito, hindi kayo nawawala ng customer. Bakit? Eh, nandun na kayo mismo, kayo yung may-ari. Hahabulin talaga ng pagpapala ang inyong mga negosyo. Hallelujah. Number three, they will flourish in the courts of God. Alam nyo, pag sinabing you will flourish in the courts of God, ibig sabihin nun, you will be in His presence forever. Sabi natin presence.
At alam niyo ba, sa presensya ng Lord, meron tayong tinatawag na environment. Alam niyo kung anong environment sa presensya ng Lord? Unang-una, in the presence of God, there is fullness of joy. In Psalm 16 verse 11, in His presence, there is fullness of joy. Kaya alam nyo, yung mga tao na lumalago, bukod na ikaw, palm tree, ang daming ibig sabihin ng palm tree, Cedar of Lebanon, dyan sa huli, sinelyuhan pa, ibig sabihin, ang Lord ay laging malapit sa'yo at ayaw ng Lord na malayo ka sa Kanya. Amen? And if you are in the presence of God, there is fullness of joy. Alam nyo bakit mahalaga na may joy sa atin? Sabihin nyo, bakit po, Rev? Kasi ang isang taong may fullness of joy, secured ang pakiramdam niya. Secured siya na ang Lord, mahal siya, hindi siya iiwan, hindi siya pababayaan. Kaya anuman ang problemang maranasan, nakangiti yan dahil alam niya kahit anong problemang dumating, basta kasama ko ang Lord at ginagawa ko ang pinagagawa ng Lord sa akin, I will always have the right season to receive everything that God has prepared for me. And there is joy. You will experience joy. Kaya magkaproblema man, mapapansin na nasa kapaligiran mo, ikaw nakangiti, ang dami na natin problema. Nakangiti ako dahil alam ko may inihahanda ang Lord para sa atin. And if in the presence of God, there is peace, yung isa dito, in the presence of God, there is peace. John 14 verse 27, peace I leave with you, my peace I give you, I do not give to you as the world gives, do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Ang matutuwid, ang mga malalago, hindi yan natutrouble ang puso. Bakit? Ang puso niyan, sinabi ko kanina, secured. Their hearts will never be troubled. Hindi yan magpapanik. Relax. Alam yung kanta ni Bishop? Relax, trust in the Lord. Kaya ka magre-relax because you have that peace in your heart. And lastly, tapos na po ako. In His presence, there is provision. Psalms 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I lack nothing. Ang matutuwid, ang mga malalago, hindi pinagkukulang ng Lord. Hallelujah. At alam niyo, pinagusto ko, in God's presence, the atmosphere is love. Kapag ikaw ay laging nasa presensya ng Panginoon, punong-puno ka ng pag-ibig. Amen? Sino dito, ang pag-ibig ng Lord ang nagpuno sa lahat ng kakulangan niya sa puso niya? Sino dito nagde-desire na this time gusto niya pang mas lumago para sa Lord? Kung naniniwala ka doon, I'm inviting you to please stand up. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Let us close our eyes and bow down our heads. Ang desire ng Lord, nilikha Kanya, tinawag Kanya para lumago. And in our church, Anointed Fam, there should be no room for stagnancy. Kasi malinaw ang sinasabi ng Lord, ang taong stagnant, hindi makakapasok sa langit. Pero ang taong lumalago, bukod sa nababago, that person has a secured position. Kapatid, malapit na bumalik ang Lord. And God is telling us, anak, make your calling,
your salvation secured. Kung nung unang panahon, sinasabi ng napakalapit nang dumating ng Panginoon. Well, this time, all the signs written in the Bible already happened. Ibig sabihin, anytime pwede bumalik ang Lord. Ang tanong, lumago ka na ba? Kapitid, kung hindi pa, i-desire mo sa oras na to na, Lord, hindi ako maglalagay ng limitasyon sa paglago ko. Lalago ako dahil gagamitin mo ako. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. And in this time, focus your heart and your mind sa Panginoon. And as we sing this song, mula sa puso mo, i-desire mo, Lord, I want to grow deeper in you. Let us declare. Lord, we will call upon your name. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours. And you are mine. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Once again, let us declare. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hands will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you've upon your name. Keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours. You are mine. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, come on, declare it. My trust is without more. Trust upon the Lord. Come on, desire to grow deeper. Presence of my Savior. Spirit, lift me when my trust is in the water. Let me
Lord, we are here. Nandito kami lahat, Panginoon. And our heart's desire is to grow deeper in your love, to grow deeper in your presence. Lord, hayaan mo lahat kami, Panginoon, maging kagamit-gamit sa iyo. May you use us mightily, Lord, for your glory. Lord, lalago kami, lalalim kami. Dahil alam namin, Lord, tinawag mo kami. At dahil tinawag mo kami, Lord, we believe na kahit anumang season ng buhay ang aming nararanasan ngayon, you are in control of everything. And your plans are perfect. Alam namin, Lord, na kailangan lang namin magtiwala sa iyo. Tatayo kami, we will be still. And you will show forth that the God that we are serving is a true and powerful and mighty God. Nang Diyos na aming pinaglilingkuran, tapat sa amin, hindi nagbabago noon, bukas at magpakailanman. Nang Diyos na aming pinagkakatiwalaan, Lord, ang Diyos na kailanman hindi kami pababayaan at hindi kami iiwan. Kay Lord, sa oras na to, we surrender everything to you. All that we have, our life is yours, and use it for your glory alone. Lord, I declare, ng bawat anointed family, lalago kami, Lord, na darating, Lord, sa lalong madaling panahon, ang estado ng buhay namin, patataasin mo. Mas maglilingkod kami, mas mai-inlove kami sa iyong mga salita, Lord. At anuman ang daanan namin at klase ng pagsubok, tatayo kami dahil alam namin na ikaw ang Diyos na hindi kami pababayaan. We will stand firm and nothing moves us. Lord, we believe that this month may pag-agos ng pagpapala, may pag-agos ng pabor, may pag-agos ng pagtuturo sa buhay ng mga anak mo. And we are all excited for all the things that you have stored for us. Dahil alam namin, Lord, in the proper time, in accordance to your purpose and will, kami ay tatanggap. And many people will see that the God that we are serving is a faithful God. Thank you so much, Lord. Maraming maraming salamat, Panginoon. At sa oras na ito, itaas natin ating mga kamay. Lord, lahat kaming naririto, kami, Lord, ay maghihintay. Hindi kami maiinip. At lahat kami, Lord, tapat na maglilingkod sa iyo hanggang sa pangalawa mong pagbabalik. We love you, Lord. We praise you and we adore you. Muli, Panginoon, sa iyo lahat ng papuri, parungal, pagluwalhati, pagsamba. Sa Diyos na tapat, kailanman lagi nariyan, hindi kami iwan, hindi pababayan, ang aming Panginoong Jesucristo. Lahat ng mga anak ng Diyos na lalago at tatanggap, sumigaw at magsabi na, Amen and Amen. Praise God. Palakpan natin ang Lord.